Okay, mga kabrama, bumili ako ng glitter cup sa oil. Ito. Additional ano, release ng high pressure sa loob ng crankcase pag mainit na yung makina. Glitter siya. So labas dito yung init ng makina. Kaso ang problema is malaki coarse yung kanyang thread. Hindi kagaya sa KLX natin na fine. At makapal. Ang diameter kumpara sa KLX. So ipamachine shop natin kung makaya pa. Alisin itong thread niya. Eh pagaya natin ito. Good morning, good morning. Happy New Year. This will be our first ever DIY sa ating KLX 140G na ngayon for this year. So, ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng engine bypass sa ating KLX. Nang sa ganun, ma-release yung high pressure dito sa ating makina if sobrang init na yung sa loob. Palitan natin ito. Yung cup ng ganito. So, hindi ko kagad to nakabit, mga kabram. Actually, last year ko pa ito nabili. Kasi pinamachine shop ko ito, iba pala ang thread na ating KLX. Isa sa mga race bike. So, ito kasi pang racing ito eh. Race bike. Uma. Maganda to mga kabram kasi release lang ito. Ganun. Push mo lang ito dito. Marirelease nitong cup. So ito ilalagay natin dito ngayon. And then dito hanapan natin siya ng area dito sa ating KLX na hindi siya mapasukan ng tubig. Kasi ito siya mga kabra, may butas ito. True and true. Ayan, may butas siya sa gitna. So dyan ngayon lalabas yung high pressure, yung init ng makina. Dyan lalabas. Daan sa hose, labas sa motor. Lagay mo ito, may goma. Be sure nyo lang na meron siyang dito pa rin yung seal, oil seal. Ito nga pala mga kabrab, dalawa to siya pag nabumili kayo. This is 90 degree angle. Angle nitong kanyang itong parang pito niya. So ang isa is 45 degrees na kaganon. Ito 90 na kaganon. Isa 45. So hanapan mo natin siya ng saan natin ilagay itong hose. So ayun mga kabram, na hanapan na natin siya ng pesto. So ito, umiikot ito. So i-sure nyo lang na hindi tatama dito sa ilalim ng inyong elbow itong kanyang hose. Kasi ano na to eh, rubber, so matutunaw. So nilagay ko siya dyan, papasok dito. Pasok ko sana siya dito kaso malaki tong butas ito. Likas siya. Ayun. Lagyan natin ng ilaw. So ayun. Pasok siya, ganun, dito. And then may butas ito dito sa chassis ng KLX natin. Labas dito sa may airbox. Ikot ko lang siya. I-sure ko lang na pabalik siya ang angle, pabalik sa baba. Nakaganon yung dulo ng hose. Angle nakapababa. Hindi siya naka tingala na mapasukan ng tubig. So kahit na masprayan pa ito dito, mga kabram, lalabas din ulit yung tubig. Hindi babalik sa loob ng ating engine. So yun lang, maganda. Try natin mamaya, asfang kami. So tingnan natin kung survive ito, ganitong ano, modification. Pero sa tingin ko okay naman, be sure lang na mahigpit ito dito. Tsaka hindi to matatanggal. Tsaka ito mukha matibay naman kasi Uma Racing. Hard plastic. So yun lang, dapat dito tamaan ng bato. Pag natumba. Yun lang, medyo naka-usli palabas. So okay naman, at least tulong din sa ating engine na mag-cool down. Lalo na sa mga high pressure na. Okay mga kabram,